labing isa kami na magkakapatid. Oo. So, ako yung pang-sampu. Namatay yung isa, yung panganay. At siguro, kung tatlo lang kami, baka ang yaman-yaman na namin ngayon. Pero, kung tutuusin, kung iisipin ko, kahit na sampu kami, hindi ko may pagpapalit yung kaligayahan ng at yung pagiging kampante ko nung mga panahon na magkakasama kami sa isang bahay na kumakain sabay-sabay. Nakatatak sa isip ko yun, yung samahan namin at yung mga natututunan ko sa mga kapatid ko at yung lakas ng loob ko bilang tao dahil marami akong mga kasama na nagsusuporta sa akin. At doon ako natuto na kumain ng tagalawang manok lang, ha? Ganon. Yung parang talagang matututo ka sa yung disiplina at yung papaano ka mamuhay sa society. Kahit na marami kami, parang nakita ko na yun ang magandang yung positive na aspect. Na paglabas ko sa mundo, parang nakatulong sa akin yun. Kasi nung nag-umpisa kami, ang parang importante sa akin ay yung seguridad ng familia, financially. Akala ko yun yung makakapagpatibay ng aming pagsasamahan. That means, ang binigyan ko ng priority ay ang pera. Yung kailangan magkaroon tayo ng bahay, kailangan magkaroon tayo ng sasakyan. And yung pera pala, pag marami kang pera, pataas ng pataas yung lifestyle mo. Yung parang hindi na sapat yung tubig, gusto mo na coke. Pag lumapas ka sa coke, gusto mo na wine. Ganun. Pamahal lang ng pamahal yung gusto mo. Na dapat pala, sa umpisa pa lang, tama lang pala yung pera para sa tubig. Dapat yung panahon mo na binubuhos mo sa trabaho para makabili ka ng coke, dapat binuhos mo sa mga anak mo, sa pamilya. Parang ganun, mas maganda yung simple lang yung gusto mong buhay. Pero maganda yung pagpapalaki mo sa mga bata, sa mga anak mo. So, ang masama doon, matanda na ako nung Pero para sa mga young couples, maganda na malaman mo na yung mahalaga sa buhay mo ay malayo-malayo sa pera, malayo-malayo sa financial security. It's really your family, your husband, your children. Balak namin magkaroon ng dalawang anak. Tatlo, nas naging tatlo. So pagdating nung posibilidad na mabubundis siya dun sa pang-apat, kasi nagkamali ako, hindi ako nagkamali, nagkamali yata ako ng bilang. O kaya parang sabi ko, ninth day pwede pa, gano'n. Pero lumabo yung ano, anyway sa akin naman, mabubuo yun o hindi. Nasa Diyos yun kung gusto niya mabuo o hindi. Kung hindi nga nabuo yun, di wala si Julia, yung aming bunso. At kami, maligaya-maligaya, nagpapasalamat sa Diyos na nariyan yung aming pang-apat na anak. Siguro nga't medyo humirap ang buhay, pero marami siya para sa akin kapalit na nakaligayahan. Na parang hindi ko masasabi sa sarili ko na, ay sana dalawa na lang sila, si Delphine at si Gorio na lang. Hindi magiging ganun yung pamilya namin kung wala si Jose, yung sumunod, at saka si Julia. Karamihan, lalo na ngayon, naniniwala na magiging masaya ang buhay kung mayaman ka. Kung marami kang gamit, kung marami kang kotse, marami kang bahay. Kung makapunta ka ng Europe. Kung makapunta ka ng Europa. Oo, akala ko yun. Akala ko noon, pag makakabiyaya ko sa buong mundo talaga, sa ibang planeta, magiging masaya ako. Pero nitong muli lang, nakarating ako sa Ireland. Akala ko magiging masaya na ako. Hindi pala, pag hindi mo kasama ang pamilya mo. So, ang totoong kasiyahan ay sa piling ng pamilya, hindi sa piling ng mga gamit o sa ibang bansa na malamig na malamig na masarap, pero hindi mo naman kasama yung pamilya niyo. Hindi masaya. Sana maging young adult ako, nagkaroon ako ng maraming mga karanasan sa buhay na medyo nawala ako sa sarili ko, na parang feeling ko parang umabot ako sa kasadsaran na sa kalagayan ko, psychologically, spiritually, ganyan. Maghawak mo na yun sa buhay mo na parang kukontrolin mo ng ganun. Sa huli, hindi mo rin pala hawak. Kailangan ka talagang manampalataya at maniwala sa Diyos. At meron akong isang malaking kasalanan ginawa nung ako'y
nagkaroon ng pang-apat na anak, sabi ko, hindi ko na yata kakayanin na magkaroon ng pang-lima. Kaya ako po ay nagpalaguin. Pero pagkatapos nun, nung nagbumpisal na ako at hindi nang tawa, parang na-realize ko na kung talagang naniniwala ako sa Diyos, hindi ko dapat ginawa yun kasi hawak niya tayo eh. Sagot niya tayo, sasagutin niya tayo kahit anong mangyari sa atin. Kaya kung talagang naniniwala tayo sa Kanya, hindi natin siya pangungunahan. Hindi natin sabihin na, ah, hindi hanggang apat lang ako. O hanggang ganito lang ako, ito lang kakayanin ko. Kasi hawak niya tayo, sagot niya tayo. So nagsisisi ako noon. At sa palagay ko, kung magiging available ako ang receptives, iisipin ang maraming kabataan, lalo-lalo yung mga hindi pa nila alam kung ano talaga ang tama o mali o wala pa ang formation ng values nila na tama yun. Kasi sinabi ng mga ibang tao na maganda yan para sa kanila na pag gusto nila dalawa lang, hanggang dalawa lang, okay lang yun. Kasi hanggang doon lang kaya nila. Hindi nasa atin ang pagsasabi kung ilan lang dapat ang anak natin. Nasa Diyos yan. Ako'y nagpapasalamat na merong naitanim sa akin na pananalig, kahit papaano ng pananalig sa Diyos. Kaya, ito mga nakaraang mga taon, bumalik ako sa aking paniniwala sa Simbahang Katoliko. Ang lahat ng mga tao at mga mag-asawa umaabot sa krisis. Inabot kami ng krisis. At palagay ko, pareho kami sa kasabay naming nakita na ang pag-aasawa at pagpamilya, kinakailangan nandoon ng Diyos palagi. Labas, kumbaga, hindi siya labas sa buhay mo. Andun siya sa palagi. Siya ang unang-una. Mag-asawa kayo, pinagsama niya kayong dalawa dahil sa Kanya. Kaya't lahat ng ginagawa mo sa buhay, siya ang una.